Hi guys, good morning! Ito na naman po ang inyong Ma'am Shilay. Good morning, good morning, good morning. Labas muna tayo kay Silawan. Silawan. Nasisilaw na kasi ako doon. So yung bagong update naman sa kanya, tinanggal na siya ng kanyang amo. Di sana, termination yung gawin sa kanya, no? Para go back Philippines. Kaso, yung mga, para harapin niya yung kaso niya. At saka yung mga natutuwa. Sabi ko sa inyo, panandalian lang yung tuwa niyo eh. Huwag yung masyadong happy. Ayan. Tignan mo. Amo na mismo. Dapat lang yun. Tapos, kung hindi man termination, kung lilipat ka lang, sino kaya ang tatanggap sa'yo dito? Diba? Lalo na yung broker. Lalo na pag sa nalaman nila tungkol sa'yo. Diba? Minsan kasi isip-isip din pag may time, wag yung tuwa ng tuwa, tsaka wag yung vlog ng vlog, inday. Pag yung, may sakit na nga yung ano mo, alaga mo, vlog ka pa ng vlog. Tayo dyan eh. Bye-bye! Ito yung magandang buhay mo rito na wala agad. Diba? Tumba pa. So, yun. Pak-pak, ganun. So, dito naman tayo kay Sir Francis Leo Marcos. Ang isa sa pinaka, ang nagpasikat ng Mayaman Challenge. Binatikos daw siya ni Arnold Clavio. Kahapon yata yun, nung isang araw. Napanood ko yung live video ni Sir Leo Marcos kagabi sa YouTube. So, unang-una sa lahat, ang dami niyang natulungang tao. Bigas, na isang damakmak na bigas. Oo, mayabang siya sa tingin. 'Di ba? Ang yabang-yabang niya. Pero may karapatan siya magyabang, girl. May karapatan siya magyabang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Aba, sa sariling bulsa niya kaya, hindi sa gobyerno. Hindi nga ako tumatanggap ng donasyon niya ni. O, di ba? Si Vice President Lenny Robredo kumukuha ng donasyon para sa tao, siya hindi. O, di ba? Nadaig siya ng mga nasa gobyerno sinasabi niyo na pinagmamalaking yung billion-billion na yun nakuha tapos pinamimigay, siya hindi. Di ba? Siya wala siyang hinihingi sa iba. Kusang nagbibigay ang mga tao dun sa super chat niya. Hindi naman niya hinihingi yun eh sa YouTube niya. So, dagdag kita niya yun na binibigay niya pa rin sa tao. Oh, anong problema niyo dun? Tapos ngayon, paimbestigahan niyo? NBI? Bakit si Lenny hindi niya paimbestigahan? Si Vice President Lenny Robredo, bakit hindi niya paimbestigahan? Inang hihingi yan sa tao. Diba? Kung saan, nasa government yan. Ito, private sector. Private siyang tao. Wala siya sa gobyerno. Bakit siya pa iimbestigahan? Ano problema niyo? Ano problema niyo? Pinagbili niya yung bahay niya para lang ibigay sa mga tao. Bentang palugi nga daw, sabi niya, di ba? Oh, ano problema niyo dun? Bahay niyo ba yun? Kotse niyo ba yun nakaparada dun? Yaman niyo ba yun? Saan galing? Alam nyo, kung sakaling sabihin natin, masamang negosyo meron siya, bah, yung masamang negosyo meron siya, kaya siya umaman, eh nakatulong sa tao. E kayo? Yung mga masasama niyong negosyo, tumulong ba kayo sa tao? Bakit nyo kailangan pa-imbestigahan ng private sector? Baka gusto nyo pati si Pacquiao pa-imbestigahan nyo. Diba? Tanungin nyo pa kung saan ang galing yung pera niya. Eh, suntukan na lang kayo. Alam nyo kung sino yung maraming magagandang ginagawa. Yun yung inaano nyo. Kahit sobrang yabang ni Sir Leo Marcos, wala kayong pakialam dun. Diba? Bit-bit niya, bayag niya. Problema dun. Diba? Ingay-ingay nyo eh. Dami-dami nyo pang sinasabi. Kayo bang nag-iingay-ingay kayo? Nagpapa-imbestiga kayo? Kayo ba'y may naitulong? Ha?
Sabihin nyo nga, namigay ba kayo ng groceries? Namigay ba kayo ng bigas, ng gatas? Di ba? Ano ba? Anong gusto nyo na? Dapat, suggestion ko lang to ah. Yung mga private sector na namimigay ng ayuda para sa mga mahihirap. Huwag yun ang paimbestigahan. Pakialam nyo ba dun? Private nga yun eh. Di ba? Kung saan man galing yung pera niya, wala na kayong pakialam dun. Negosyo niya yun eh. Dapat ang pinapakialaman niya yung nasa gobyerno. Iyan yung nasa gobyerno. Yung 8K na pinamimigay, naging 1,000 na lang eh. Yung 5K na pinamimigay, 1,000 na lang. Yung iba, wala pa. Tapos, meron pa dyan. Namigay ng grocery, kakarampot. Gobyerno yun ah. Diba? Kung hindi kayo kayang kumasa dun sa challenge na mayaman challenge, kasi maraming kumasa dun eh. Walang umaknak dun eh. Walang nagsabi na mayabang siya. Pero yung mga hindi nakakakasa o hindi nakakasabay dun sa mayaman challenge ni Sir Francis Marcos, sila pa yung ngak-ngak na ngak-ngak. Diba? Kung hindi nyo kayang kasahan at ang masasabi nyo lang is ang yabang mo, nahimik ka na lang dyan. O gusto mo, tawagin natin yun. Diba? Katulad yan ni Mystica. Si Mystica ngak-ngak na ngak-ngak eh. Diba? O asan na siya ngayon? Di na tahimik na siya. Siguro nakasahod na yun sa YouTube. O kaya kung saan man. Viral eh, di ba? Alam ko na, ang sabi ni Sir Leo Marcos, nanghihingi siya ng bigas para sa ano. Baka naman para lang sa kanya. Gusto niya sa kanya ibigay yung bigas pagkatapos siya ang mamimigay sa tao para sikat. Di ba? Hindi ka na lang kumuha sa sarili mong bulsa. Kung wala ka naman pera, wag ka na lang umangal dyan. Wala ka nga pera eh. No? Kung kami lang na, kami ngak-ngak eh. Kung ako lang may pera eh, namigay na rin ako. Diba? Pag tayo, wala tayong silbi sa bayan o tulong sa bayan, huwag na tayong ngak-ngak. Hello? Huwag na tayong, kung ano pa sinasabi natin. Imbis na makatulong, tingnan mo sila, tumutulong sila, wala silang masasabi. Wala silang sinasabi. Kung sino pa yung walang na itutulong, sila pa yung salita ng salita. Diba? Kami naman, kaya lang kami nagre-react kasi it's a part of a vlog. Tsaka, sabi nga nila sa Liwan, ito ay isang freedom of speech. So, ngangak-ngak kami hanggat gusto din namin. Sa bagay, ano nyo yan? Pero hindi ba kayo naawa kay Sir Leo Marcos? Nung una, ang taba niyan eh. Ngayon, puro puyat na eh. Diba? At saka hindi nyo ba nakikita yung mga tao sa paligid niya, yung mga nagtatrabaho para sa kanya? Ang saya-saya nila. Diba? Napakasaya nila para kay Sir Leo. Kumbaga, ang saya nila nagtatrabaho kahit pagod na sila. Parang ang saya-saya kasama ni Sir Leo. Sir Leo, pwede ba ako mag-apply? Pwede ba ako mag-apply sa'yo? Baka sakaling mas masaya yung company mo, di ba? Kayo na walang masabi at hindi kayang tugunan yung challenge niya na mayaman challenge, manahimik na lang po tayo. Wala po tayong magandang maitutulong, manahimik na lang po tayo. Kasi, nasa pandemic ang buong mundo. Diba? Hindi natin alam. Nakakalbo na nga si President Duterte kakaisip ng paraan eh. Dahil din sa mga maliliit na taong pasaway. Tapos kayo ganyan pa. May mga taong tumutulong, papaimbestigahan nyo. Pag hindi tumulong, sasabihin walang kwenta. Diba? Yung mga kapitbahay kaya ninyong mayayaman dyan, kilos-kilos din, di ba? Kung wala tayong maibigay, wala. Sir Arnold, love you, ikaw. Di na lait-lait ka ni, ni Sir Francis Marcos. Imbis na, wag na kasi yung dadagdagan pa ng, wag na yung mga tipong dadagdag pa ng sasabihin para ikasira ng ibang tao. Inaano ba niya kayo? Di ba? Hindi naman niya kayo inaano eh.
Kaya huwag niyo na lang siyang anuhin. Aano kayo eh, puro na lang ano-ano eh, di ba? Huwag na tayong mang-aano ng ibang tao kasi nakakasakit ka ng ibang tao. Sabihin natin, trabaho mo yon maging broadcaster. Pero huwag na natin dadagdagan. Huwag na natin susulsulan. Tapos, kung may problema man siya, kung may kaso siya noon, o ano man siya noon, problema na niya yun. Solve na niya yun. Kayang-kaya niya yun. Di ba? Sabi nga niya, after this pandemic, malamang ang dami niyang kinasuhan. Sabagay, may pera naman si Sir Leo, kaya kailangan lang niyang kasuhan. Yung mga taong walang ginawa kung hindi panira sa kanya. Nakakarapat dapat lang talagang kasuhan yung mga ganun tao. Lalo na wala naman na itulong sa bansa. So, at saka maganda yan, nakikita ng tao kung sino talaga yung tumutulong. Kung sana tumakbo si Sir Leo Marcos, baka mas, pag pinagsama-sama yung puwersa nila, Duterte, nila Marcos, ni Sir Leo Marcos, tapos nila Isko Moreno, Vico Soto, tapos yung magagaling bang mayor, at saka ano, pag pinagsama-sama yun, ako, Valenzuela nga ako, laki akong Valenzuela, ang ganda-ganda ng Valenzuela. Wala silang reklamo, walang ngak-ngak na ngak-ngak doon, di ba? Kasi okay yung papalakad, eh, sino pa yung ngak-ngak na ngak-ngak niyan, sila pa yung wala eh. Di ba? Huwag na tayong mag-TikTok na lang kayo kung wala kayong iba, kung yung mga tao na dagdag bawas dyan ng informasyon, mag-TikTok na lang kayo, kaya mag-YouTube na lang kayo, baka sakaling, katulad ng ginagawa namin, baka sakaling kumita pa kayo, di ba? Ilagay natin sa tama yung lahat kasi masyado ng pandemic yung mundo. Dadagdag pa kayo, mga sirani ko ng buong mundo, no? So, ayun lang guys. Maraming salamat. 6,000 subscribers na po tayo. Hanggang sa susunod po na pagbablog. Samahan niyo po ako let's sa mga susunod na ating pag-uusapan. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Sa mga may gusto naman dyan ng aking video, baka pwedeng ipa-share. Shout out dun sa mga nag-share ng aking mga video. Maraming salamat po. Bye-bye!